mga katropa, samahan kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa asenso, tagumpay, hinagpis, tuwa, ilan lamang sa pagsasarawan ng mga kapatid nating overseas Filipino workers. Dito lamang sa Palatuntunang, Buhay OFW Ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Tumutok at matuto dito lamang sa inyong himpilan ng Katropa Radio, DWWD, Buhay OFW Ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Siyempre, kilala bilang Miss Money Magnet, the youngest international life coach. Palakpakan natin si Jeline. Okay. Bati ka muna, Jeline, sa ating mga nakikinig ngayon sa apat na sulok ng mundo. At siyempre, tayo po'y live sa DWWD Armed Forces Radio sa 1134 kHz ng inyong talapitan. Thank you sa technical side at sa mga bossing natin dyan sa Double D. Okay. Alright, maraming salamat po. Kumagaralgal ang aking boses. Bakit? Inyong Miss Money Magnet ay busy. Busy kaka-meeting, walang pahinga at walang tulog, ano? Aba. Ito ay pangkakayang showcase. Alright, maraming salamat. Pwede po bang bumati? Batiin muna natin ang ilan nating mga kababayan. Especially doon, saludo nga pala and maraming salamat kay Deputy Chief of Staff Joseph Diego Katapang dyan sa Magallanes, Cavite, kasi nag-hike po kami at talagang ang ating mga kapulisan, dahil nga naman si Miss Money Magnet yung pumunta doon, talagang in-escortan po nila kami papunta doon sa bundok. Baka daw makidnap. So, anong ginawa mo sa bundok? Alam niyo naman po si Miss Money Magnet, laging may mga personal activities involved sa ating mga spiritual training. So, yung mga ganun po, kailangan po natin minsan yung mag-energize, kailangan natin magkaroon ng relaxation, kailangan natin mag-cleansing. So, ako ay pumupunta sa mga ganitong lugar at ang minsan, nasa karagatan po tayo, kaya kung napapansin niyo po, dalawa lang ang nakikita niyo sa akin, yung nasa bundok o nasa karagatan. So, yun po kasi ay part of my grounding. And, syempre, tayo rin ay dumadalaw sa mga ilang, nagbibigay tayo ng mga tulong sa ilang tao dyan sa mga kabundukan, yung mga, yung minsan walang tsinelas, yung mga ganun, tayo po ay nagbibigay. So, yun po, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga manunood, Luzon, Visayas, Mindanao,
Southeast Asia at sa ating mga kababayan dyan sa Malaysia. Maraming maraming salamat po. Ayan, sa Qatar, sa Kuwait, sa Middle East, lahat po kayo, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po at sa pagtaas ng aming viewers. Kayo po talaga mga OFW, kasundaluan sa panigma ng Pilipinas at sa ating mga followers, ang ating mga kapulisan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Okay, bago tayo magsimula ano sa ating tatalakayin ng araw na ito, is supposed to be mayroon tayong kasamang OFWs, kaya lang medyo na-confuse sa oras. Yung palang 4 PM dito is 5 hours ahead tayo. So, ibig sabihin, napakaaga pa rin sa kanila. So, i-reset na lang natin. Maganda pa sana naman yung ating tatalakayin doon kasi ito yung mga karapatan ng mga kasambahay. Lalo na po yung mga OFWs. Pero, don't worry, i-reschedule natin. Pero sa ngayon, asama natin, syempre, itong ating sikat eh. Bakit na, ba't ba nasabi kong the youngest life coach? Kasi marami nagtatanong eh, ano ba yung, medyo bigyan muna natin ng konting papyaw, ano, para maibigay ni Miss Jeline, ano ba itong life coach? Ano ba ginagawa nito? At paano itong nakakatulong sa ating mga kababayan, ano, para alam nila, di ba? Sige, go ahead. Alright, ang life coach po, ito po ay ang tao na kung saan siya po ang nag-guide sa ating personal na buhay, sa ating mga aspects of life. Ito naman po, hindi ako perfecto, pero ito ay ating pinag-aralan upang tayo ay maging karapat-dapat at maging qualified na mga coach. Marami na rin po tayo mga natulungan na dati, mga kababayan natin at iba't ibang tao na rin sa iba't ibang panig ng mundo, no? Na nag-umpisa na zero po talaga sila. Kumbaga, mga walang income pagdating sa financial. Ayun, sa ngayon po, yung iba meron na sariling bahay, may sarili ng sasakyan. So, natutulungan po natin sila sa pagpapalago ng kanilang pamumuhay. Hindi lang din naman po sa ano, sa financial or sa mga businesses tayo nagko-coach, kaya tinawag na life coach kasi ito po yung kinoconnect natin, yung programming ng isang tao mula sa kanyang pagkapanganak, mula sa kanyang past life, sa kanyang present situation, at sa kanyang future. So, ito ay tinatawag natin na universal connectivity. So, hindi po lahat kasi ng nagsasabing life coach. Minsan, ang mga life coach, kadalasan, sila ay mga consultant na kung saan nagbibigay ng payo sa mga relasyon ng mga tao. At kung ano yung mga sitwasyon. Pero tayo po, as Energy Master Life Coach, ito po ay package mula sa feng shui, mula sa business, mula sa relationship, sa iba't ibang klaseng aspeto ng pamumuhay. Ito po ay package na, kaya tayo ay tinawag na life coach. And ito naman, ang pagiging life coach, madalas po talaga ang kumukuha po sa amin ay mga taong meron lang kakayahan na makapagbayad. So medyo mataas po ang presyo ng life coach kasi kadalasan ang mga kumukuha ng mga life coach ay yung mga bilyonaryo na talaga negosyante na nangangailangan ng guidance. Yun. Kasi ito, kahit sa China, kahit ang mga emperor at mga hari, sila ay mayroong mga advisor na tinatawag kahit ang presidente, meron siya mga cabinet member. So, parang ganito rin po kami. Yun nga lang, ang sa side namin, kami ay package na, kabubuan. Halimbawa, may advisor siya ng sa mga sundalo, may advisor siya sa education, may advisor siya sa ganito. Sa amin naman po, pangkalahatan na. So, yun po yung maganda na nagkakaroon tayo ng life coach. Tayo nga, di ba, naghahanap tayo ng mga tao na nag-a-advise sa atin. So, meron po talagang mga professional na gumagawa nito na pinapattern ng ating life to success. Yes. Okay, pero kita nyo, no, si Miss Money Magnet, talagang sabi natin, hindi basta-basta siya yung ordinary life coach or ordinary na yung kanyang kakayanan o sasabi natin. Siya po ay, ano, ha, matpalad tayo kasi nandito siya sa atin, partner natin. Siya madalas, nagbibigay siya ng mga advice, kung ano man yung gustong tanungin ng ating mga viewers. For free, charity po lahat yan pag dito sa ating programa. Pero pag sa labas na yan, iba na yan. kaya napakaganda at lagi niyong pakinggan kung ano yung mga paliwanag niya dito po sa ating programa, lalong-lalo na po puso, pera at kapalaran. Yun po yung ating group na sinasabi, puso, pera at kapalaran ng buhay ng mga OFWs. Hindi lang po mga OFWs, lahat-lahat na sila.
Opo, yes. Opo. Anong klaseng tao mula sa mahirap hanggang mayaman hanggang sa middle class, lahat po ito ay ating tinatanggap. Wala po tayong tinatanggihan, ano, wag lang po kayo masyadong makulit dahil hindi ko na rin kakayanin. So ngayon po, meron na po tayong bagong page na ang Buhay OFW ngayon, Puso, Pera at Kapalaran. At mapapanood nyo na rin po ang ilang mga advices ko sa TikTok. So panotis lang po kayo at sasagutin ko na po. Inuumpisahan ko na po magsagot ng mga tanong doon sa TikTok. So ayan, sa ating samantalay TikTok. Nyo yun, ha? Dahil opo. Ano yung servisyo publiko po yun. Servisyo publiko po ito, kahit sa pagod, hirap, sinisikap ko po na minsan kahit inaantok na ako, sinisikap ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. So yan, maraming salamat po. Oo. Tsaka ano, no, lahat ba ng tao na gusto maging life coach, eh, padali? O talagang sabi natin na ito yung isang gift? Sa pagiging life coach po, lahat naman pwedeng mag-advise. Mm-hmm. Pero minsan po, ang pagiging life coach po kasi, ito ay ginagamitan ng mga right terminologies. Ito ay ginagamitan ng proper explanation all the time. Halimbawa, kapag ikaw ay, may mga terms po tayo na tinatawag na mastery of law of attraction. There are words na kailangan gamitin ng tama or gamitin ng naaayon doon sa atraksyon ng tao kapag tayo ay nag-a-advise. Kasi karamihan, di ba, ang iba nag-a-advise, pag ikaw na broken-hearted sa kaibigan mo, gagatungan ka pa. So ngayong araw na ito, correct. Ito po ay connected po sa ating mga OFWs, yung ating tatalakayin ngayon. Kasi napapanahon, ika nga, ano? Napapanahon po. At yun nga po, bakit ngayong taong ito, 2022, bakit po napapanahon o marami ang naghihiwalay? No? Napansin po natin yan, mga artista, mga kababayan natin, OFWs, mga sundalo, ano man ang iyong lagay sa buhay, eh naghihiwalay. Bakit po yan 2022? O hindi lang 22 year ahead o ano man po ito, papaliwanag po yan ni Jeline sa atin sa pamagitan ng kanyang kaalaman tungkol dito. Ayan. Sige nga, ang ating background ay paubaya. Bakit kaya ipapaubaya? Oo nga eh, napakasakit ano. Ikaw ang mahal pero ang hanap niya ay iba. Ayun sa ating mga OFWs, walang iiyak ha dahil kayo po ay pinasasaya namin. At ano man yung nagiging na-experience nyo ngayon, nararanasan nyo na sakit ng loob, gagaang po yan matapos yung marinig si Miss Manimag. Yes. Okay. Para sa ating mga kababayan na ngayon ay nahihiwalay sa kanilang mga taong pinahal, sa ilang kapamilya o sa ilang mga kaibigan, ano? Ito ay ngayong taong 2022. Umpisahan muna natin ang taong 2022. Parang ano pa lang, New Year pa lang tayo ngayon dahil hindi po ito namin naipaliwanag noong February. Ngayon dahil natataon na sa dami, actually po, sa dami na nagsisig ng advice sa atin, o yung tinatanong, wala naman po akong asawa. Diba? Sa akin humihingi ng advice, pero ang minsan nga daw po, bakit ka hihingi ng advice sa taong wala namang experience? Diba? Pero dahil hindi naman po yan sa experience o may experience tayo o wala. It's a matter na binibigyan natin ng tulong ang ilan nating mga kaibigan at kababayan dahil sila ay pinapalaya natin sa kanilang mga emotional pain. No, yung mga masasakit na puso, ayan na naman tayo. Napunta tuloy tayo sa puso. Dapat kasi OFW lang ang topic natin kanila sa kanina, yung mga adikain nila. Ngayon, napunta tayo sa sakit ng puso. Kasi okay. Naman, alam naman natin na karamihan din na nakakaranas niya ng ating mga kababayeng OFWs dahil masasabi na natin na malayo na sila, eh lalo pang napapalayo. Diba?
Yes. Napaka-importante ng ating tatalakayin at ang maririnig nilang mga advice mula sa iyo. Ayan. Okay. As part nga po pala doon sa ano, sa ating pagiging life coach, isa sa pattern, isa sa aking mastery ay ang tinatawag natin na numerology. Bakit nagkakaroon ng mga tinatawag na paghihiwalay sa taong 2022? 2022 is automatically a number 4. Hindi po ba? Kapag ito ay nilagyan nyo, kapag ito ay in-add-on nyo na sa numerology, ito ay double 4. So, sa double 4 na ito, ang mangyayari, kapag ito ay tinotal natin, ay tinatawag na infinite. But the thing is, kapag ang number 4, ayon sa feng shui or ayon sa paniniwala ng mga China, ng mga Chinese, ito ay automatically death. So, 2022, after the pandemic, ito na yung pagkabuhay ng mga kaluluwa na tinatawag dahil dumaan na tayo sa death pattern noong 2020, 2021 dahil sa pandemic. Dahil ang 2022, ito rin kung saan na ang bawat mga nagkarelasyon sa nakaraan, sila ay nagtagpo sa kasalukuyan. Ngunit, pag panahon na ang energy daw ng separation between the yin and yang, kapag hindi daw matatag ang tinatawag na relasyon, ito ay nagkakahiwalay. Mm-hmm. Kaya nga meron tayong tinatawag, kaya nagkakaroon ng hiwalay kasi meron daw tayong tinatawag na 4 negative traits. Ito yung stubborn opinions, ito yung kasama na dito yung arguments and slow to act, ang pagiging confused at ang pagiging serious ng tao. So, ngayon, pag sinabi mo kasing stubborn opinion, ito yung hindi tayo nakikinig sa opinion o pagpapaliwanag ng ating mga kasama o mga kaibigan o ating kapartner. Kung kaya, nagkakaroon tayo ng mga stubborn opinion. At minsan, kadalasan sa relasyon, ipinagpipilitan natin ang ating mga gusto. Diba? Napakahirap nitong sitwasyon na ito, lalo na sa ating mga kababayan na malayo sa kanilang mga pamilya. Katulad ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga kapulisan, at ng ating mga OFW. At sa ordinaryo nating mga kababayan, ang iba ay nasa probinsya, ang iba ay nagtatrabaho sa Maynila, o minsan kahit na nandyan lang sa tabi natin, ang feeling natin, ang tao na kasama natin ay distansya sa atin. Bakit? Tayo ay walang sapat na komunikasyon. Ang pinakamalaking problema sa atin all the time is yung wala tayong communication sa ating mga partner. Kaya nga tayo, kapag tayo ay nagkaroon ng karelasyon, walang makakapagpigil kung ang tao ay merong tamang pag-uusap o nagkakaroon ng proper communication at pagkakaunawaan. Hindi ipinipilit kung ano yung gusto. Dapat, isa sa natutunan ko rin no, sa buhay, nung ang aking mga magulang ay buhay pa, ang sabi, ang lagi kong napapansin sa kanila, kapag ang aking ina ay nagbubunga nga, ang aking ama ay tatahimik. Okay. Na yan sa best, ano, isa yan sa best traits ng pagkakaroon. So, ibig sabihin lang yan, in short, water, fire and water. Yes, fire and water. Actually, sa relationship kasi hindi rin natin matansya kung ang ating, kasi hindi lahat na nag-aasawa ay feng shui master. Mm-hmm. So, ang iba, sa China kasi ganito, ang karamihan ng mga Chinese na mga mayayaman pag mag-aasawa ang kanilang mga anak, i-consult nila yon sa mga katulad namin. Kung ito ba karapat-dapat para sa kanyang anak, anong taon ito ipinanganak, i-compute namin yung kanilang numerology at yung kanilang mga anak. Kapag ito ay hindi nagtugma, it means kapag wala silang combinations of 5 elements and combinations of chakras foundation, ito ay hindi pwede. So, ang pag-aasawa, kaya may mga mag-aasawa na tumatagal ang kanilang relasyon dahil nagkataon na kumbaga ang kanilang karmic debt ito ay bayad sa past life. Kaya, sa panahon ngayon, sila ay nagsasama ng maluwag. Ngunit, ang iba, kadalasan, ay napapasama sa mga marurupok na tinatawag. Marurupok. Mas ano siya, no? Masasabi ko, mas
mas talagang prone sa mga ganyang sitwasyon, mga OFWs at sundalo. Kasi, masasabi natin, long distance relationship, in between, maraming pwede mangyari, di ba? Dito nga, magkasama na, meron nga dyan, sikat na artista eh, katagal nilang engaged, taon yata binilang. Nung magpakasal, 3 months lang, magdi-divorce na, hiwalayan na. O, di ba? Paano nangyaring gano'n? Nakatagal nila na magkasama, pero nagpakasal, tsaka pa maghihiwalay, ano? Sa past life kasi ng mga taong ganito, may pagkakataon kasi kung bakit, halimbawa, ang tao ay kinasal agad, tapos sila ay naghiwalay in just short period of time. So, ibig sabihin, sa nakaraan, ang isa sa kanila ay namatay ng mas maaga sa kanilang pag-aasawa. Kaya sa present life nila, kahit subukin man nila na maging mag-asawa, darating ang panahon na sila ay paghihiwalayin. So, may mga ganong paliwanag. Masyado pong malalim ito kung gusto nila. Ayun, kaya malaya po silang kontakin ako para marinig nila yung mga ganitong explanation natin sa past life, sa present, and future. Okay. Yun po. Kasi ang ating tinatalakay dito bakit ngayong taon, ano, 2022, bakit may mga nakaraang taon hindi ba siya pareho ng kung ano man yung dami ngayong taon na ito? Opo, kasi ang formation po ng numerology, depende po yan. Meron po kasi tayong mga elemental na tinatawag at ito ay naka-form sa ating tinatawag na chakra. So, tayo ay may formation ng chakra sa ating katawan na kung saan nagkakaroon tayo ng mula sa ating root chakra hanggang sa ating crown chakra na tinatawag. Ang formation na ito ay tinatawag rin na yin-yang. Sa ating yin-yang, meron tayong 7 numbers of years of negative and 7 numbers of years ng positive. So yan, sa universal law kasi natin, nasa last period or nasa last cycle tayo ng 7 years of negative energy natin na kung saan ang every year ay nagpo-fall yan sa number 4. So, dapat sa panahon ngayon, maging matatag tayo lahat. Kasi ito na ang kahuli-hulihan nating pagdurusa. Pagpasok ng 2023, tayo ay mas magiging malaya, mas magiging masaya, mas magiging productive, at mas magiging rich and magiging wealthy. And even ang bansang Pilipinas, ito po yung tinatahak natin. Para lang naniniwala ako doon, sinasabi mo na ang 2022 panahon ng paghihiwalayan. Kasi hindi lang relasyon ng magsing-irog, mag-asawa, ano, relasyon ng pamilya. Marami nagkahiwalay, nag-unfriend, mga magkakadugo, ano? So, totoo. Diba? Lalo na po nung panahon ng eleksyon, ano? Marami tayong mga kababayan ang naapektuhan ng labanan ng mga politiko at tayo mismo magkakapamilya nag-away-away. Yung panawagan ng ating Pangulong BBM Ferdinand Marcos Jr., congratulations po talaga. Hindi pa natin siya na-congratulate kasi sa katapusan pa ang kanyang proclamation Vice President Sara and President BBM Bongbong Marcos Jr. Unity ano ang kanilang panawagan, pero nung time ng campaign ang daming naghiwalay, ano, magkakaibigan talaga kami, batchmate namin yung group na magpipinsan, talaga nag-unfriend, ano. So, ibig sabihin talaga matindi yung 2022 na masasabi natin, diba sabi mo, Year of the Tiger yan? Apo. Oo, bakit? Kasi strong, tiger can conquer, you know? Ang tiger kasi can kill. Can kill yan eh. Ganito lang po yan. Ang panahon ng hiwalayan, ito ang moment na the biggest number of young is stronger than the yin. So, ang yan ngayon ay medyo... Alam mo, pag binabanggit mo yung mga ganyan, parang nosebleed eh. Yung mga chakra. Opo. Kasi hindi naman po lahat tayo ay na-educate sa ganito. Maswerte na lang po tayo at may isang Miss Money Magnet na kahit papano napunta sa iba't ibang dimension, nakapag-aral at natuto. At ang akin naman talagang pangako is, sa munting paraan ko, makakatulong ako sa bansang Pilipinas. Kung isa man sa bansa sa Pilipino ang makarinig nito at makaunawa,
bakit hindi? Kasi ang katumbas ng isang Pilipino na yan na makakaintindi nito is yung energy sa paligid niya ay magiging positive. Kapag tayo ay positive, tayo ay nagbibigay ng liwanag sa bawat tao na nakakasalamuhan natin. Ang show ng Ang Buhay OFW, hindi lamang ito nakapokus sa ating mga OFW, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan, bagkus ito po ay nakapokus din sa ating lahat. Ito ay universal. Dito ay mas marami kayong matututunan. Ang kailangan nyo lang ay panoorin at intindihin ang aming pinapaliwanag at sinasabi. Dahil masyado po talagang minsan malalim na ano, at hindi nasaklaw ng mga kaisipan ng ilan. Pero, ang mga tao na masyadong high-dimensionally intuitive, sila po yung mas nakakaintindi ng aming show. Kaya nga po, sa mas mababaw na pamamaraan, tayo ay nagpapaliwanag. Okay, and si Claire Gonzalez ng Qatar, ano? Akala niya guest kita, hindi ko kasi Miss Jeline, si Miss Manny Magnet, siya ay partner natin, ayan. Partner natin siya dito sa program. At kung ikaw ay natuloy, dalawa kami. Dalawa kaming mag-i-interview sa'yo at bibigyan ka namin ng mga tip mula din kay Miss Manny Magnet. Ano? Titingnan ni Miss Manny Magnet ng iyong planet. Meron dito, may mga ilang messages dito na nagpapayo. Kasi ang sabi ko nga, hindi naman ako, I'm not into a relationship. But in terms of relationship, I've been through a lot. Kaya nga, I choose to be single. Alright, I used to be free. Pero okay? Di ba, yung naging life mo, no? Past life mo, no? Kasi, sa mga, ewan ko kung sa mga religion namin, ibang religion, kasi ang alam ko lang na may past life, yung Buddhist, di ba? Past life, yes. and next life, yun ba yun? Yes. After life. Yes. Oo, di ba? So, sa past life mo, meron kang naging karelasyon. Actually, nabuhay po ako sa iba't ibang dimension. Una po, nakapangasawa ko ng isang emperor na masyadong mapanakit. Yung iba dyan, alam mo sa to lang partner, yung iba dyan sasabi, ano itong may emperor pa sinasabi? Sa past life po ito, sa past life. Kasi kung mahilig kayong manood ng mga Chinese, ako mahilig mga Chinese emperor. Movies? Kung nanonood po sila ng mga K-drama, eto po yon. Eto po yung mga pinag-uusapan namin. Pinaliwanag lang ng mga K-drama, ng mga Chinese movies na yan. Lahat po ng dinidiscuss ko ay ito po yon. Sa totoo lang, pag nanonood ako ng mga K-drama and Chinese na mga emperor life, hindi sila takot mamatay kasi mayroong afterlife Yes. Kung saan yung hindi nila na napagtanggupayan nung buhay pa sila sa next life, alimbawa relationship di kayo nagkatuluyan, next life magkasama kayo, di ba? Parang hindi masakit, samantalang tayo na nasasabihan ng Kristiyano, parang sakit-sakit na mamatay, mawala, maano. Pero pag ang paniniwala mo tulad nung yung nga ng mga Chinese o yung mga Korean o Buddhist ang tawag doon, partner, yung bang ng Buddhist, yes, may next life, hindi masakit dahil in the next life, kung ang buhay mo nito sa mundo hindi okay, next life merong magandang mangyayari. Kasi gumawa ka ng tama, makabayaran mo ng maganda ang iyong ginagawa. Parang ganito lang yon. May mga movie na si San Pedro, di ba, nagpapadala ng mga anghel sa lupa, na kailangan gumawa sila ng 100 na kabutihan para sila ay matanggap sa kalangitan o magkakaroon sila ng matiwasay na buhay. Ganon din po sa Buddhism, ganon din po sa Chinese culture, sa Tao, ganon din po. Sa iba't ibang nationality, may mga ganito rin sila. Nagkataon lang na iba-iba ang paliwanag sa atin, pero iisa lang naman. So yun nga, may mga ano nga po dito, may message nga po dito na pagdating daw sa paghihiwalay. Sabi ni Geraldino, ang payo ko sa mga relasyon na nagkakahiwalay, depende kasi yun hanggang kaya mo magtitiisan. Ngayon, hindi na talaga, kung hindi ka na masaya, hindi na masaya ang pagsasama ninyo, palayain ang isa't isa para hindi masayang ang time nyo. At least, habang maaga, makamove on kayo kaagad. Okay. Sa mga kaso, no? Sa mga kaso ng ating mga OFWs, may mga
ito hindi ano eh, talaga ang sakit pa ng ganito eh. Yung usually yung babae ang nasa abroad nagtatrabaho. Ilang beses yes, nang natalakayan sa programa ni Idol, ano? Idol Rapi, no, na ganun ang nangyayari na nagtatrabaho ang babae, padala ng pera. Yung pala si lalaki, merong babae naman dito sa Pilipinas na kung saan ginagastos pa yung perang pinaghirapan ng kanyang asawa na nasa abroad. Yung sabi nga eh, sabi ng ating tugtog paubaya, ano, papaubaya mo ba yung ganong sitwasyon? Anong mapapayo mo sa mga ganong sitwasyon na nagaganap sa ating mga OFWs na malayo? Na yung kanyang hanap buhay at paghihirap doon, hindi nasusuklian ng kabutihan, ano, bagkus eh, parang aping-api sila, diba? Ito nga po yung lagi kong sinasabi, no? Diba, kami ay meron kami mga kababayan natin na binibigyan natin ng tulong na kapag makapag-abroad. Ito ang lagi kong sinasabi sa kanila na kapag kayo ay nasa ibang bansa, sisiguraduhin nyo, diba meron ako tinatawag na different jars. May iba't ibang jar tayo na tinatawag na nilalagyan natin ng ito yung tinuro ko before na paano kayo maging successful, paano kayo yumaman, yun yung kadalasan na tanong. Magiging disiplinado po tayo sa paglalagay ng ating pera sa iba't ibang klase ng jar or tinatawag na iba't ibang klase ng pag-iimpok. Ito ay general na, no? Nilagyan na naman natin dito ng money magnet. So, ibig sabihin, kahit anong bote, lagyan mo ng ano, ng mga pera. Kung kayo ay nasa ibang bansa, kung ang sahod ninyo ay 30,000, yan ay hati-hatiin ninyo. Wapo, saan nilalagay yung mga bote? Itago mo, ilalagay mo sa ilalim ng kama mo. Kung wala kang ano, kung wala kang bank account. Actually, advice, huwag na kayo mag-bank account. Sorry sa mga bank ko, ah. Oo nga, eh, parang na... Ang dami yung ano, dami yung tinitira sa amin, ah. Sobra na yan. Kaya wala po naman talaga, hindi talaga ako ma-qualified sa mga loan na yan kasi hindi ko nilalagyan na laman yung bank account ko. Sorry. Mas totoo lang, dami na lumapit sa aking OFWs talaga na nagre-reklamo sa mga bank, ano na, nag-save sila, no? Iniwan nila, nag-save. Yes. Kaya nag-save para makaipon. Pero ang nangyayari, ginagawa nitong mga banko na ito, binabawasan dahil sasabihin, ano na raw, yung may tentags lang parang... may tawag yes. Meron na hindi nagagalaw na account, hindi ka dapat kasi may withdrawal and ano ka, deposit. Yes. Parang may, nakalimutan ko yung terms nila doon. Pag hindi ka nagumalaw in 1 year, ano, magugulat ka, nababawasan hanggang sa maubos. Ano yun? Kaya nga ang mga OFWs malayo, nag-save, yes. Nag-iwan ng pera, tapos ganyan ang mangyayari, no? Katulad medyo na-list sa tayo kasi importante rin itong katulad po sa akin, nung ako'y nasa ibang bansa, ano, meron ako isang bangko na ang pera ko noon ay nilagay ko ng 7 years, hindi talaga gumagalaw. Awa ng Diyos, pag-uwi ko, kalahati na lang. Hindi lang yan. Ako kasi, personal experience yung aking anak na babae at saka yung aking manugang. May account sila dito sa Pilipinas. Hindi magalaw kasi kailangan sila mismo ang dumating dito para yes. Maayos 'yon o ano kasi talaga naka-stop, naka-ano siya. Yes, tapos po. Ang masaklap, pababa ng pababa yung kanilang account hangga't di sila nakaka-uwi. Para ayusin, ano 'yun? Paano? At saka maging aware din po tayo. Katulad niyan, halimbawa gumagamit tayo ng mga international banking or ATM. Naging general na po kami dito, ano? Dahil ito rin po ay para sa kaalaman ng lahat. Pag kayo ay gumagamit, mayroong mga ATM na kung saan or may mga machine na isang, halimbawa, nag-withdraw ka ng halagang 30,000, ikaw ay babawasan ng halagang 2,500. Gumamit ka ng debit card sa grocery, babawasan ka ng 10,000. Ano ba ito? Kumusta naman ang pagnanakaw, di ba? Parang nakakadalang mag-ipon sa bangko. Kaya mo nilagay doon para yan, mag-interest. Iyan ang bigyang pansin ng ating mga ano, ng ating government sa panahon ngayon kasi napakarami pong mga sitwasyon ngayon and napakarami pong nai-scam nating mga kababayan na ito recently OFW sa mga online games. Lalo na yung mga online casino, huwag po kayong papadala dahil recently lang po, kahapon po ito ay experience namin. No? Sila ay nagpadala ng worth 10,000 pesos. And dito, ang ito pala, bigyan natin ng pansin muna to, Tita Terry, kasi para hindi na po tayo hindi pamarisa ng ilan nating mga ano, no?
ng nako nasaan na 'yon. Ng ilang mga kababayan natin. Meron dito yung sa Facebook account na yung Karina Monica, ito. Karina Monica. Siya ay pumapasok sa mga online games or online casino something at sasabihin niya na ang iyong pera ikaw ay maghulog ngayon sa GCash at ito ay dodoblehin. At ang ilan yes, oras sa ating mga kababayan na OFW sila po ay sumali. Naku, oo. In just 1 second, nagpadala po ng pera, walang ibinalik na pera. Pagkatapos, nagbago po ng account ang taong ito. So, si Karina Monica. Pagkatapos, eto po oh, ang pera nila. Eto ang kanilang mga send GCash sa kanya na hindi na po nila nakita. After nyan, nagkaroon po siya ng panibagong account. Binago niya po yung kanyang account. Eto na ngayon ang kanyang profile. So, medyo ano no, medyo sa panahon ba naman ngayon, taghirap na. Diba? Taghirap na, tayo ay nanloloko pa. Ang ating mga kababayan OFW, nagsusumikap yan. Alam nyo, wala pong tulog yan. Huwag nyo naman pong ini-scam. Sila ano? Yung madalas biktima eh, kasi malayo opo sila. Sa ating mga kababayan naman na OFW, naiintindihan po natin na nagsusumikap po kayo na sana'y magkaroon kayo ng mas maraming pera dahil gusto nyo pagulungin ang inyong mga pera. Ganito lamang po. Kung kaya nyo po panghawakan ang inyong pera dyan at itabi nyo na lang at pag-uwi nyo ng Pilipinas, kayo mismo ang mag-invest, mas mainam pa. Magpadala lamang kayo ng pangangailangan na sapat ng inyong pamilya. At huwag din sobra-sobra kasi baka ang inyong asawa ay mapunta sa kama ng iba. Nakikinig sa atin si Claire. Claire, hindi para sa'yo to kasi alam ko, sabi mo, asawa mo, napakabait, napakasipag. Siya yung namamahala ng ano ng kanilang rice meal. Yes, ang iba naman po nating mga kababayan talaga, napakaswerte sa kanilang mga asawa. Hindi lang naman ito puro sa kabalasan. Ano, ito ay puro swerte din. Dahil kung tayo ay ano, ang ilan, sa, marami rin kami dyan, mga kababayan, ano, maayos ang kanilang relationship, nagmamahalan, dala ng pangangailangan at kakapusan at kakulangan, sila ay napunta sa ibang bansa dahil sila ay may goal. At sana mag-focus tayo doon. Mag-focus tayo doon sa goal. Huwag tayo mag-focus doon sa ating mga love life sa ibang tao. Mag-focus lang tayo doon sa ating kapamilya. Yan. Ayan na, alam nyo, merong palaging nagtetext sa atin yung ano no, yung NTC. Na nakakatanggap ka ba? Kasi babasahin ko na rin to eh. Another scammer na naman to eh. Apo. O sabi po ng NTC, ito yung National Telecommunication, ano? Public advisory nila. Na huwag pong maniwala sa text na nag-aalok ng trabaho at may pangako na malaking sweldo. Ito po ay isang scam. Ayan. Ayan. Yan, lagi ako nakaka-receive yan. Lagi ako nakaka-receive yan. Tapos sinasagot ko, gusto mo, ikaw na lang ang sahuran ko. Yan. Ako din, may nag-aalok sa akin na gumamit pa ng ano, ng profile ng foreigner. Yes. Ginamit niya yung profile ng kaibigan ko na ano na American. Aba, eh, alam ko, yung kaibigan kong yun, hindi naman mahilig sa gano'n. Kasi senior na, gusto na lang mag-relax, mag-retire. Inaalok ako ng isang malaking investment daw. Ganyan, nahalata ako, hindi ito yung friend ko. Blinak ko na siya agad. Kasi malalaman mo na ma-check mo yung profile niya, bagong gawa, at wala siyang mga... wala siyang walang mga background host. Background, no? Kung makikita mo yung mga ano, family, lahat, wala, iba. Pag ganyan na po yung mga post, walang background, history, huwag na huwag yung pong i-entertain. Meron din po akong experience na ako ay nasa ibang bansa, ako ay tinawagan, at ito ang malala nito, no? Alam nila ang aking travel time. Monitor nila. So, nakakatakot kasi minsan mapaparanoid ka na kahit nandun ka sa another na bansa, may nakakakilala sa'yo at nakamonitor sa'yo. Which is delikado din. At dito pala, meron ako isang number na ito ay exclusive lang talaga. At ang mga bangko, ito ay kanilang ibinibenta o ibinibigay sa sino man at ikaw ay tatawagan at ikaw ay uumpisahan na ma-scam. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. So, minsan pala, meron silang contact do sa loob na nabibigyan ng tip.
Ito yung mga listings na ginagawa nila lalo na sa mga sales. Mm-mm. So medyo ingatan po sana ninyo ang aming mga accountability kasi tayo naman lalo, I mean, hindi naman po kami mayaman or something ano, lalo na kaming mga nasa public na tao. Medyo delikado din po sa sitwasyon namin kasi mamaya palabasin niyo na lang na kidnapping kami, wala naman pala kaming pambayad sa inyo. 'Di ba? So kami ay mga simpleng hampas tubig lamang. Pero okay yung tip mo ha. Nagkaroon ako ng idea doon yung ilalagay sa bote. Mas okay apo. Siguro kung babasagin yung bote no para sa yes, dito kasi sa aking bahay, meron akong isang drum talaga. Meron din ako isang balde sa ilalim ng aking higaan, sa mga cabinets ko, kahit saan diyan. Punong-puno ng mga coins kasi ito ay tinatawag din na law of attraction. Kapag tayo ay laging may pera, ibig sabihin hindi talaga tayo nawawalan ng pera. Oo. So, lagi ito, lagi. Ito ay disiplina para sa atin na tayo ay maglagay ng pera all the times. Kahit maliit na bagay po yan, iyan ay tinatawag na savings. Kahit huwag ka maglagay sa bangko kung ang loob ng bahay mo, meron ka mga small things, ito ay isang attraction na kung saan mas lumalapit sa iyo ang swerte, kaya mas maluwag. Mm-hmm. Para pa lang si ano yan, yung sa John and Marcia, na pag nagwawalis yung katulong nila, nawawalis sa iyong pera. Yes. Ito sa amin, kahit yan sa labas ng bakod, sa kusina, mga kung saan. Sa lalim ng lababo. Oo, sinasadya po talaga namin yan. May mga nakapatong pero, ano kasi, saan. Misa din partner, kaya rin nagbabangko ang ating mga kabayan kasi inaano nila yung misa yung magkaroon ng sunog o ano paman, di ba? Yes. O, ayun naman ang iniisip na secured yung pera sa bangko, ganun. Yun nga po. Isa siguro sa advice natin sa ilan nating mga kababayan, lalo na sa ating mga OFW o sa ating mga kasundaluhan, pwede naman po kayo mag-invest sa mga mutual funds. Siguraduhin nyo lang na ito ay legal at secured ang mga kumpanya. Or ang pagbili ng mga property, ito yung mga assets no, na tinatawag. So dapat tayo ay lagi may mga assets na kung saan pagdating ng panahon, sila ay ating mapapakinabangan. No. So, pero dapat, parang ano ko rin, tingin ko mas safe ang pera ninyo sa government bank. Government bank. Okay, ayan. Kasi ang bank ko po ako, nagrabe ko talaga mga ano. Bilis-bilis naman ng ating oras, ano, doon sa ating tinatalakay. Yung bang hiwalayan, natalakay na namin kanina ni Money Magnet. Pero, sumesenyas yung ating yung ating tech dito na it's time. Kaya itong isa na naman kayo, nagchismis na kayo pagkahaba-haba pa. Actually, ito ay mga tips lamang para sa ating mga kababayan. Hindi po tayo, ito ay universal na lang ang ating ginagawa. Hindi talaga tayo nagpo-focus dun sa puro hiwalayan kasi marami namang ways para hindi maghiwalay. At it's a matter lang na matuto tayong respeto, matuto tayong makipag-communicate. Kung ang isa ay apoy, ang isa ay dapat ay tubig. Kung ang isa ay lupa, dapat ang isa ay langit. Para mga ganon, tayo ay matutong magpakumbaba kasi kung gusto natin ipagpatuloy, lalo na kung tayo ay may mga anak at kapamilya na masasagasaan at masasaktan, matuto tayong respeto sa isa't isa kasi isa lamang sa pagpapahalaga sa buhay at relasyon ay ang respeto. And always, pero sabi nga nila, kahit daw sa relationship ni Moira at ni Jason, the center is God. Kung magluloko ang lalaki at magluloko ang babae, yan ay walang makakapigil. It's a matter of choice. Yan. Kaya yung awitin ni Moira, napaalam eh. Medyo feel na feel ang kanyang mga wordings. Kaya anyway, yes, narinig niyo po ang yan po ang advice sa atin ng ating partner na si Miss Money Magnet Jeline, the life coach. At syempre do sa mga talagang decided nang maghiwalay katulad ng sikat na artista na ngayon talaga i-decided nang mag-ano ng annulment. Parang wala nang second chance do sa kanyang partner na pinakasalan na minsan yes. Nagkamali sa isang one night stand. wala na, parang wala na talaga. Sayang, 'di ba? Kasi tagal nilang magkasama eh, sayang. Idol pero ko itong dalawang ito eh. Pero po minsan sa akin, ang paghihiwalay, hindi po yan sayang. It's another opportunity. It's another opportunity. Kasi minsan, bakit mo pa ipaglalaban kung alam mo naman na malululong ka?
'di ba? Yes. Kung magiging down ka, why not leave it? Palayain ang isa't kaya isa. Kaya niya naman eh. Ibig sabihin, kaya niya. Ibig sabihin, nawala na totally yung feeling niya. Kasi kung yes. meron pa, kahit nagkasala ng ganun, go ahead, tuloy mo. Pero kung kaya mo nang hiwalayan matapos na matagal na relationship, ibig sabihin, nawala ang iyong feeling, ang iyong pagtitiwala, ang iyong pagmamahal, nawala. Ganyan ang mga babae, pag niloko mo, wala na. Kasi ganyan ako. Sabay ganun. Pero yung iba po talaga matiisin, matyaga, kayang ipaglaban, yes. at kayang handang makipagbarilan para sa kanilang yes. mga asawa. At handang magsakripisyo, ano man. Minsan iniisip din ang kanilang mga anak. Yan, number one yan. Oo. Inubuo lang nila, alang-alang sa kanilang mga anak. So, advice natin sa mga OFWs, kung kaya nyo, go ahead, paglaban nyo dahil sa inyong mga anak. Kung hindi naman at nahirapan kayo, split. Nasa inyo yun kasi kung ano yung masaya ka, kung saan ka masaya, go ahead. Pero kung hindi na ako mahal, ayokong magtyaga. Oo, no, parang masakit yun. Ayokong ipagpilitan, magalit mo lang yung sarili mo. Okay, ayan po sa ating mga OFWs ha. Kayo po ang bahalang mag-decide, ito yung buhay ninyo. Kami po ay nandito lang para kaligabayan sa ating mga sundalo, ganun din po. At siyempre saludo po kami sa inyong modernong bayani at ang tunay na bayani. At siyempre ang iyong pansamantayang pamamahalam. Alright! Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan, sa ating mga OFW sa sulok man ng mundo. Huwag po nating kakalimutan na lagi po tayong magtira kahit 1% lang para sa ating mga sarili. Huwag todo-todo padala, huwag todo-todo bigay, dahil sa huli, kayo ang mawawalay, kayo ang mawawalan. Mas maganda na gamitin natin ang ating utak at isip, ang ating puso, kung kaya mong ilagay sa pinakamataas na bahagi ng iyong ulo, gawin mo. Pagkat, lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary. Okay? Yes. So, at in success, there is nothing is impossible if you are the magnet of the universe. Maraming okay, salamat. Okay, palakpakan natin ang ating co-partner. At syempre, thanks for watching kay Von Samson ng Manila Bulletin at ang ating best follower, si Loretta. Madadalaw ka rin namin, Jillian, sa mga darating na panahon. Okay. Pansamantala okay, na po tayo. Yes. Bukas po, nandyan po ako. Or this week po, nandyan po ako sa North. So, I'm traveling to North. Okay, stay safe, partner. At maraming salamat sa iyong palaging pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kapayan. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam. Ito pa yung lingkod, Terry Alpa. Sabi nga ni Gary Valenciano, babalik ka rin sa sarili mong bayan para maging masaya at maligaya. Congratulations po sa ating presidente, BBM and Sara. Good luck po sa inyo.